Magandang hapon po. Natatapos lang ng camp natin at mga 1 week pa lang, no? Ang start na po tayo ulit ngayon ng bagong activities natin. Pero sa mga Facebook lives po natin ay nire-review po natin yung camp. Maganda pong malaman natin kung ano yung mga nangyari po na behind the scenes. At yung iba po na hindi po natin alam kasi wala naman masyado nag-testify, no, ay dito natin malalaman yun. Okay, ang team po natin, how you can be led by the Spirit of God. Pinag-aralan po natin yung paano tayong gagabayan ng Espiritu ng Diyos na sa ayon sa Biblia. No, ay makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Awit. No, Awit chapter 30. Chapter 32. Awit, chapter 32. Ayan. Okay, dito po, babasahin po natin dito sa Magandang Balita Bible version. Okay, sa Psalms 32, simulan po natin sa verse 8. No, andito pa rin po tayo sa guidance ng Holy Spirit. No, itutuloy natin kasi actually hindi po kasi natapos, mayroong part 2 yun, no, at hanggang part 3, no, sa buong taon na hanggang sem break camp, I think matapos po natin, no, next year pa yun. Pero sa ngayon may mga bitin po na hindi ko nasabi, na nabitin ako, at maganda po na pag-aralan po natin ito sandali, no, may dagdag ko lang, no. Dito po sa Awit chapter 32. No, chapter 32. Okay, so verse 8, simulan po natin sa verse 8. Sabi niya, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo sa iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. No, isa pong napakagandang verse nito na nag-promise ang Panginoon sa atin na sabi niya, siya mismo ang magtuturo, no? Hindi yung mga manghuhula, hindi yung mga kusino man, no? Sabi niya ganun, aking ituturo sa iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita ituturoan. Tingnan niyo rito, sabi niya, a-advisean tayo. Ngayon, ang isang way po ng pagkuha ng advice sa Diyos ay yung manahimik ka, yung time na nananalangin ka, yung may quiet time ka, no, kasi hindi naman po lahat ng prayer ay puro yung salita ka ng salita. May time po sa prayer natin na kailangan manahimik tayo, yung be still and know that I am God. Doon sa katahimikan na yun, maririnig mo ang boses ng Diyos doon sa heart mo. Konting review lang po, ang unang gagamitin po ng Diyos sa atin ay yung nakalagay po sa Romans chapter 8 verse 14, na sabi niya ganun, yung inward witness, and verse 16, yung inward witness. Ito po ay go stop sign lang. No, wala pong boses ito. Ito po ay kutob sa loob. Ito yung maliit na pakiramdam dun sa loob na nagsasabing go or stop. Ang susunod po ay yung inward voice. Ito po yung boses, kaya nga voice. Ito po yung magsasalita sa iyo. Pagagalitan ka pa nga nito, eh. No, ito po yung konsensya ng tao. Yung konsensya po ng unbeliever ay hindi yung spirito nila, hindi na born again yan, eh. Hindi safe na guide yan, no? Unlike ng spirito ng tao na recreate, na bago, no? At nandun ang spirito ng Diyos, safe po na guide ito, makinig ka. Doon sa kutob mo, doon sa loob, doon sa boses na nagsasalita sa iyo, na halimbawa sabihin natin tinatamad kang umatay ng Sunday, no, may magsasalita sa iyo, eh. Sasabihin niya sa iyo na bumangon ka, umaten ka. Okay, pakinggan po natin 'yon. The more na pina-practice nating sinusunod o nag-o-obey tayo, pinapakinggan natin yung inward voice na 'yon, yung inward witness na 'yan. Lalong nagiging mas madali para sa atin kapag yung malalaking bagay na darating, no? Kasi kung sa maliliit na bagay hindi mo ayaw mong pakinggan ang inward voice, inward witness, mahihirapan ka nang i-guide ng Diyos pagdating na sa mga mas importanteng mga bagay. Ngayon, ang susunod po rito ay yung voice of the Holy Spirit, which is bihirang-bihira lang naman mangyari, no? Pero posible. Sabi ko nga, mga 2 to 3 times sa lifetime mo kung mangyari yan sa personal na buhay mo.
Ngayon, meron po yung tinatawag natin dito yung external signs, no? External signs. Ito yung kasama dito, no? Yung mga salita ng propeta sa iyo, halimbawa may nanaginip sa iyo, ganun. O kaya mayroong nagpray sa iyo tapos may lumabas na prophecy sa iyo. Ito po yung bukod sa external signs, ito po ay external confirmations. Ano ibig sabihin nun? May sasabihin yung tao sa iyo na nasa heart mo na. Iko-confirm lang niya. Pero kung may sinabi siya na wala sa heart mo, huwag mo paniwalaan. Wala lang yun. No, siya lang yun. Pero kung may dating, alam mo na may dating, makinig po tayo. Ngayon, punta po ako rito sa yung external signs. Sa ibang mga Sunday po natin pag-aralan yung iba. Ito po yung time na babasahin ko po ulit. Sabi ni Yahweh, aking ituturo sa iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo. Kita'y tuturuan. Ngayon, punta po tayo rito sa verse 9. Huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola na para tumigil ay kailangan pang hatakin ng renda. Dito po sa Proverbs 26 verse 3, ang sinasabi niya, yung latiko, sa kabayo lang yun. No? Yung rendang yan, para sa mga asno lang yan, sa mga matitigas ang ulo. No, na kailangan pang hatakin ng renda. Anong ibig sabihin? No? Mulang hintayin magkaroon pa ng pangit na mangyari bago ka matauhan. No? Ang Diyos po ay nagbibigay na ng signs, ang Diyos po ay nakikipag-usap na. Actually, yung signs nga na gagamitin niya yung tao na i-confirm yung nasa heart mo na alam mo nang mali, itutuloy mo pa rin. Maaring magpadala siya sa iyo ng propeta, maaring tamaan ka ng salita ng pastor sa sermon niya, o maaring may managilip sa iyo, huwag mo nang hintayin yun. Makinig ka na, dahil sabi niya ganoon, huwag ka nang tumulad sa iyong kabayo, no, sa iyong mola na para tumigil, para ma-stop, para mag-stop ka ay kailangan pang hatakin ng renda. Huwag mo nang hintayin na magkaroon pa ng aksidente o pangit na mangyari bago ka matauhan. No, ito po yung sinasabi niya. Ngayon, meron po yung tinatawag na yung external signs. Naalala ko po yung isa pong kwento ko sa inyo nung mga nakaraang linggo bago po tayo nag-camp. Na meron po ako nakitang plaque na galing po kay Morris Rulo na sabi ron ay huwag kang tumingin sa laki ng problema mo, tumingin ka sa laki ng Diyos mo at ang problema mo ay liliit at liliit. Tatlong beses po yun. Yun po yung mga external signs na may sinasabi na ang Diyos sa'yo. Pagkatapos, pagdating po nung kinalingguhan, nagkaroon po kami ng mabigat na problema at ako personally, hindi ko alam kung paano lutasin, kung paano solusyonan ito na napakabigat sa akin noon. Nagsisimula pa lang po kami noon, hindi pa ako pastor noon, youth leader pa lang ako noon, pero napakabigat po nung problemang yun na sabi ko paano kaya ito. Kahit isa sa amin, no, kasama po namin yung si Pastor Danny, hindi rin niya alam, yung mga elders namin, hindi rin niya alam, pero nung kinalingguhan, meron pong nagsalita during prayer, no? Usually during prayer lumalabas itong mga ganito . Sabi niya, may naririnig siyang boses at ang sabi, huwag daw akong tumingin sa laki ng problema, kundi tumingin daw ako sa laki ng Diyos ko. Kaya sabi ko yun, tinamaan na. Yung pong sinabi po nung kabataan lang ito, actually, hindi naman siya propeta . Siya po'y kabataan lang. No? Na pero nung time na yun, narinig niya yung boses ng Diyos at nirelay niya sa akin. Yun po yung panggagalingan sa labas, confirmation. Yun po ay part ng prophecy. Siguro po sa mga darating na linggo, gawin po nating mas malinaw ito. Pero yung pong plaque na nabasa ko, yun po yung kinukonsider natin na external sign na may pinagpepre ka and yet may sinasabi na ang Diyos sa'yo. Naalala ko pa po yung isang time na meron pong isang kabataan na na-inlove sa maling tao at ngayon yung maling tao ay na-inlove sa iba. So hindi naman love triangle. No? Siya may gusto siya sa tao, yung tao may gusto sa iba. At sobra siyang nasaktan, siguro umasa. No? At ngayon nung kinausap ko, apektado po siya, yung ministry niya, yung pagkakristyano niya, apektado, nagkaroon siya ng bitterness. Kasi parang nalin lang siya, naloko, no? In the first place, ito, sinabi ba ng Diyos na yun ang mahalin mo? No? Alam niyo, nakalagay sa Bible, sabi niya, mga mister, sabi niya, mahalin niyo inyong asawa. No? Mga misis, mahalin niyo inyong asawa. Ibig sabihin, pagka-asawa mo na, doon mo i-boost lahat. No? Ang time po ng divorce ay hindi yung during kasal na kayo. Ang time ng divorce ay yung maaring magkasintahan kayo, pwede pa kayong maghiwalay.
Pero bago ka pumasok sa relasyon, kailangan kunin mo muna yung rema. No, na siya ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? Siya ba ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Take time. Na maliit lang na effort yan kung tutuusin kayo sa yung masaktan ka. May mga tao po nagpapakamatay dahil sa sobrang hirap, no, na hindi worth yung pain na makukos ng maling desisyon nila ay hindi worth, no? Kaya take time na magtanong sa Panginoon. At ito pong kabataan po na ito ay actually nilihim nga niya. Ngayon, bandang huli, nalaman niya na mayroong iba yung guy, yung lalaki. Ngayon, nalaman ko na, sinabi na niya sa akin, sa halip na pagalitan ko na ba't ka kasi papasok sa isang relasyon na hindi ka binigyan ng go signal ng Diyos. I'm sure, siguradong-sigurado po ako na ang Diyos po'y nakipag-usap sa kanya sa inward witness at sa inward voice, pero hindi siya nakinig. At eto na, inaani po niya yung bunga ng maling desisyon niya at sabi ko, let go. No, hindi siya ang kalooban ng Diyos sa'yo at hindi siya ang magiging kalooban ng Diyos sa'yo. Umiyak na po siya noon. Sabi ko, let go. No, let go. Ngayon, sabi niya, ang hirap, Kuya Boy. Hindi ko na lang siya sinisisi na iba't ka kasi na in love doon sa maling tao. No, kasi pagka in love ka kasi, gusto ng sarili mo yung isang bagay na yon. Mga ngatwiran ka pa na ito ay God's will, no? Kahit naman hindi naman yun sa relasyon, kundi yung item na yon o yung bagay na yun, gustong-gusto mo mag-abroad. Gustong-gusto mo yung trabaho yun, pagpapalit mo nga yung ministry mo dahil lang doon sa trabaho yun. May sasabihin mo, bakit binigay sa akin ng Panginoon? Hindi binigay sa iyo ng Panginoon, dinaanan mo lang yan na nabitag ka, no? Ngayon, inaalalayan ko po ito at kinakausap nung paulit-ulit na let go na. Let go na. Kasi kung inilayo sa'yo ng Diyos yung taong yan, huwag mo nang balikan. Layoan mo ako. Inilayo sa'yo ng Diyos yung bagay na yan, huwag mo nang balikan. Naalala ko nga po yung isang post natin dito sa Rema Philippines na yung sinuko niya, yun din ang i-offer ng Diablo sa kanya. So, maging aware po tayo dito. Ang buhay po natin, ang tunay na kasiyahan natin ay makukuha sa pagsunod. No, sabi nga ni Jesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So, ano po nangyari doon? Pinipilit ko po, pinipilit din niya. Sabi niya, nahirapan ako. At dumating pa nga yung time na nagbigay ako ng experience na yung personal ko na nahirapan ako sa gantong bagay, hindi po sa relasyon yun, kundi sa isang bagay na, pero ni-let go ko, sabi kong ganun. Kasi hindi kalooban ng Diyos yun eh. Ito po yung may mga tao po akong mga kakilala na gustong-gusto kong sumama sa kanila. Ngayon, nakasama na ako, napabilang na ako, naging member na ako. Sinabi ng Diyos na humiwalay ka. Yung time na yun, talagang struggle po ako. Kaso born again na ako. Kailangan pong isuko dahil nagsasalita na ang Diyos eh. Wala po akong nakitang anghel. Wala akong nakitang sign sa langit o may nanaginip ako ganun. Alam ko lang doon sa loob na sinasabi ng Diyos na lumayo ka dyan. Isinuko ko po yun. No, ngayon, binanggit ko yun. Sabi ko, struggle din ako ron. So lumayo ko. Alam niyo po, sagot niya, iba ka. Iba ako. No? Hindi po. Pare-parehas lang tayo ng dinadaanan. So, ganun po. Noon later on, nung nagkita kami, may kinuwento siya sa akin. Sabi niya, doon daw sa opisina nila na hirap daw siyang makapag-concentrate sa trabaho dahil sa naapektuhan eh. No? Kumbaga, sobrang affected siya doon sa, yung sa love life niya. Alam niyo mga kapatid, pero sabi ko, eto na naman, kakounselan ko na naman, ipapacify ko na naman, iko-comfort ko na naman. Alam nyo, biglang sabi niya, alam mo Kuya Boy, nung nag-break time na, hindi ako umalis, sabi niya. Hindi ako umalis sa lamesa ko at nandun lang ako. Ngayon, yung mga ka-opisina ko, nag-alisa na, pero iniwan nila yung computer nila na nakasindi. Ang computer po kasi minsan may screensaver, no, na kapag matagal mong hindi kinakalabit yung mouse o yung keyboard, may screensaver yan, may lalabas rin eh, no. Ngayon, habang habang wala na yung mga kasama niya, na nag-screensaver daw yung katabi niyang computer.
At biglang napalingon yung mata niya at ang lumabas puro sa screensaver ay The Art of Letting Go. No? Ngayon, napatahimik siya kasi kinakausap siya ng computer. The Art of Letting Go na umaandar daw yung mga letters. Sabi, The Art of Letting Go. Ngayon, kinausap, nag-usap kami at sabi ko sa kanya, okay, tamo, pati yung computer, kinakausap ka. No, bakit? Yun po, maging aware po tayo dun sa mga ganong signs. No, na hindi yun ang una at pangalawang gagamitin ng Diyos, bihira nga yun kung tutuusin eh. Pero yung kumbaga, minsan ginagamit din ng Panginoon. Naalala ko pa po yung isang pagkakataon na yung isang kasama po natin na nag-fasting po sa Maseda. No, at ang nireveal ng Diyos sa kanya ay magpapastor siya. No? Magpapastor. Ngayon, ayaw niya. Siyempre, palaban yan kapag ayaw niya. No? Ngayon, nangangatwiran daw siya sa Diyos na hindi pa pwedeng ano lang. Kumbaga, parang 6 months lang ang pag-worker ko. Hindi pa pwedeng 1 year lang, ganito, o 2 years, or something na ganon. Ngayon, paulit-ulit daw yung tanong niya na natapos yung fasting niya. Oo. Sunday service ata yun o overnight, hindi ko po matandaan. Biglang nagtatanong pa rin siya na sabi niya, Lord, hanggang kailan ako magpapastor? Kasasagot nga lang sa kanya, no? Alam niya, yung mata niya napatingin doon sa isang bench, yung upuan sa church, no? Dito sa Maseda. At nakalagay po doon sa bench, may nakasulat at nakalagay, Lifetime. No, ewan ko, may bench at ang ganun ang pangalan eh, na nakalagay po, Lifetime, at ang lakas daw ng dating sa kanya. Sabi niya, nagiging malinaw na. nagiging malinaw. Pero, mga kapatid, minsan alam niyo po, yung mga maliliit na bagay na ganyan, pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero, hindi po ideal yun. Dahil ang unang gagamitin sa iyo ng Diyos, bago niya gamitin yung mga external signs na yan, at saka yung mga confirmation sa ibang tao, ikaw muna. Hindi niya kakausapin yung mga yun. Malibang hindi natin maintindihan, no? Yung heart natin, yung inward witness, yung inward voice, yun muna ang gagamitin niya. Palagi niyang gagamitin. Kaya bago may managinip sa'yo, o kaya bago may external signs o external yung outside o external confirmation sa'yo, na nasa heart mo na yun. So, yun po. Tapos meron pa po yung isang nagpa-fasting, nagpe-pray. At siguro ilang, I think 2 days siyang nagpa-fasting, nagpe-prayer. Nung natapos siya, lumabas po siya ng church at tapos na siya. Ngayon, nagpe-pray pa rin siya na Lord, hanggang kailan ako maglilingkod? Anong plano mo sa akin? Paano yung paglilingkod ko? Hanggang kailan? Ito na naman, ibang case naman ito na 2 years ba? 5 years pa? Ganon, nagpe-pray siya. Noong time na yon, no? Nakakita siya ng, napalingon lang yung mata niya doon sa isang tindahan na pinuntahan niya. I think sa mall ito eh, no? Siguro sa SM ito. Kasi nung yung saktong-saktong pagtanong niya na hanggang kailan ako maglilingkod sa'yo? Bigla pong napatingin yung mata niya doon sa isang tindahan doon ang nakalagay Forever 21. No? Hindi na niya inisip yung 21 kasi na-focus yung mata niya doon sa Forever. Na, ano ibig sabihin ng propeta ba yung tindahan na yun? Hindi po. Yan ay pwedeng gamitin ng Diyos sa'yo na maging aware ka. No? Sabi nga sa Bible, tingnan mo yung langgam. No? Marami kang matututunan sa langgam. Sabi po ng Proverbs yan. Ngayon, ang point ko po, no, pwedeng gamitin ng Diyos yung mga bagay na yan. Pero hindi po ito doktrina o hindi ko po ito piniperyodan. Kasi, halimbawa, sabihin natin, nagpa-fasting ka, gutom na gutom ka, ngayon, nanaginip ka ng puro pagkain, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, gutom ka na. No, hindi naman ibig sabihin galing sa Diyos yung panaginip na yun. Ngayon, ito pong mga external signs na to, yung po ay confirmation ng nasa loob mo na. Yan, kung may dating, maging sensitibo ka, pag-pray mo yan. No? Hindi, unuulit ko po, hindi po ito doktrina o at hindi ito piniperyodan ko na pagka merong sign na ganito, sign na ganyan,
paniniwalaan mo, no? Hindi po. Kasi ang pinaka-safe na sign ay yung nandun sa loob na ang Diyos, andun ang Diyos sa loob mo na nakikipag-usap sa'yo. No, kailangan mo lang manahimik, kailangan mo lang magtanong. At ito po ang isang magandang parang tip po sa ating lahat. Maging masanay po tayo na laging nananalangin, nagtatanong sa Diyos bago tayo magdesisyon. At sa ganong paraan, no, yung lagi ka nakabantay na sa ganong paraan, pagka may pinakita na ang Diyos sa atin, alam mo kagad na ayan ay sagot. No, kaysa yung lagi kang TikTok ng TikTok na lagi kang nanonood ng telenovela tapos sabihin mo nagtatanong ka sa Panginoon, nagpapas, no, mag-focus ka sa prayer mo, magtanong ka, upuan mo yan, no, at saka gagawin ng Diyos malinaw sa iyo yung bagay na yan. At bakit? Kasi sinabi niya ganoon, kita'y papayuhan, kita'y tuturuan, sasabihin ko sa iyo yung daan mo kung saan ka saang ruta ka dadaan. Alam niyo, sa ibang translation po, sabi niya, ipapakita ko sa iyo yung pinakamaiksing ruta papunta dun sa pangarap mo, dun sa goal mo, yung pangarap na ibinigay ng Diyos, yung goal na ibinigay ng Diyos. Sasabihin niya dito na kita'y tuturuan ko saan ka dadaan. Sasabihin ko sa iyo yung pinaka maiksi, yung pinaka shortest, no, pinaka shortest pa na distansya para maabot mo yun. Hindi yung walang delay. Hindi po yan ang goal ng Panginoon. Ang gusto niya yung mabilis kang makarating doon. Yung po sa ibang translation, ito pong Psalms 32 na binabasa natin. At kaya nga mga kapatid, no, maging sensitive lang tayo, maging mapagbantay tayo, maging aware tayo sa pag nagtanong ka, mag-expect ka ng sagot. Bakit? Biblical yan eh. Kasi sabi niya, tumawag ka sa akin at kita'y sasagutin. So pagka nag-release ka, nagbigay ka ng tanong sa Panginoon, maghintay ka naman. No, kumbaga maging sensitive ka na sasagot ang Panginoon. Naalala ko po yung kwento po ni Daniel na pagkatapos niyang nag-start siyang mag-fasting, alam niyo, no, after 21 days, doon lang dumating yung sagot. Pero sa forma ng isang anghel, ang Diyos nagpadala ng anghel. At nahadlangan po itong anghel na to dahil na hinadlangan siya ng Diablo. May gera pang nangyari sa dun, sa langit, no? Ngayon, ang sabi po nitong si Angel, no? Angel Gabriel, sabi niya, unang araw pa lang na nag-set ka ng heart mo, yung itinalaga mo, yung sarili mo, yung inupuan mong malaman ito, pinadala na ako. Tingnan niyo po yun, no? Yung unang-unang araw pa lang na talagang nagdetermina ka na, naging determined ka na kukunin ko ang sagot, alamin ko ang sagot, pinadala na ako. No, yun po yung sinabi ni Angel Gabriel sa kanya. No, first day pa lang na talagang nag-commit siya na malaman ang sagot, pinadala na siya. Yung nga lang, may mga delays. Ngayon, hindi naman po ako naniniwalang abutin ng 21 days yung mga bago sagutin ng Diyos yan. No? Hindi ba? Bakit? Kasi ang Diyos po kasi nung time na yon ay outsider. Kasi itong mundo, naging pag-aari ni Satanas. No? Hindi naman literal na siyang may-ari, kundi siyang may authority. Kaya nga, sabi po ng Biblia na siya ay naging Diyos ng sanlibutan ito. At galing pa ang Diyos sa labas, kailangan niyang pumasok. No? Ito nga dahilan kung bakit kailangan niya si Abraham eh. No, kasi outsider na siya. Hindi na siya makapasok dito sa mundo. At kailangan niya ng isang ka-agreement dito na sabi niya, kung papayagan mo kung pumasok sa iyo, pagpapalain kita, ganito, ganyan. Ngayon, ang gusto ni Lord ay hindi lang kay Abraham. Bakit? Mamatay si Abraham. Darating ang time, mamatay siya. Gusto niya pati yung agreement na to ay pupunta pa sa anak, sa apo, hanggang sa dulo ng lahi na yan. Ang tawag po dun ay covenant. Hanggang para maipasok niya ulit, ma-inject niya ulit si Jesus. Para mabawi po itong world, no? Ngayon, nangyari na yun. Nakapasok na si Jesus. At ang bawat isa po sa atin ay ka-agree ng Diyos. At nandito na siya sa heart. Wala siya rin sa outer space, no? Wala siya rin sa malayo. Nandito na si Lord at madali na lang tayong mag-usap. Ang kailangan lang po ay magbigay tayo ng time na manahimik, magtanong, at mag-expect ng sagot. Alam niyo po, may nagtatanong po na okay lang ba? Hindi pa nakakaya sa Diyos na kapag na pag nagbigay ako, may expect akong matanggap.
May mga tao po kasing parang hindi ko po alam kung mahihain na ewan eh, na ay ako gusto ko magbigay lang ako kahit na hindi ako hindi na ibalik ng Diyos sa akin to. Eh, ito po eh. May right po tayong mag-expect kasi ng kabalik ng kapalit, no? Kasi sabi niya, give and you shall receive. Yun ang faith. Yun ang sistema. Yun ang batas. Na sinabi ng Bible. Eh, so may right kang mag-expect, no? Hindi mali, hindi masama, hindi kasalanan. May mga tao po kasi nagsasabi na nakakaya sa Panginoon, no? Kaya magmumukha naman akong pera, parang ganyan. Eh, hindi po yun eh. Kasi sinabi ni Lord sa salita niya na give and you shall receive. May right kang mag-expect. Ngayon, hindi lang po yun doon sa financial. Pati sa pagsagot. Kasi sabi niya, call unto me and I will answer thee. No, call unto me. Call upon me, kung ano pa man yan. No? Tungawag ka sa akin at kita'y sasagutin. So may right po tayong mag-expect ng sagot. No, na at ito po, no, ang Diyos lang nangako. So huwag mo baliwalain yan. Magbigay ka ng time, upuan mo to kung kinakailangan bago ka magdesisyon, at hintayin po natin, magugulat ka na lang. Ma-amaze ka kung paano kang sagutin ng Diyos. Ang isa pang way dito para matanggap po natin yung kasagutan ay yung ipapaalala ng Diyos yung nakasulat sa Bible. Kasi nakalagay po dito sa Bible na He will remind us na sa mga sinabi ni Jesus, ipapaalala ng Holy Spirit ang mga sinabi ni Jesus sa atin. Ngayon, paano mong malalaman kung sinabi nga niya yung hindi? Eh kasi nga, nabasa mo. Pero kung wala kang, hindi ka nagbabasa ng Bible, eh anong papaalala niya? No? Eh wala. Kasi wala kang binasa. Ang way ng Holy Spirit, ang isa, ay yung i-remind niya yung mga sinabi sa atin ni Jesus. So, basahin natin ang salita ng Diyos. No, eh, hindi lang yung mismong words na yung color red, no? Dito sa Bible, yung itong buong Biblia, yan po ay salita ng Diyos. Basahin po natin. Minsan, di mo kagad maintindihan yan eh. Wala po akong alam na tao na naintindihan na niya buong Bible. Eh, ito po ay pag-aaralan pa natin. Kaya, isa pa po pala na nababanggit ko sa inyo. Alam niyo hanggang ngayon nakikinig ako sa teaching ni Kenneth Hagin kahit na patay na siya. Na nakikinig pa rin ako, nakasunod pa rin ako doon. Pinapanood ko po yung iba pero si Hagin pa rin ang sinusundan ko kasi maganda ang testimony niya at saka marami siyang bunga at tumatalab eh. Ngayon, pinakikinggan ko pa rin at pinakikinggan siya kahit na sabi ko wala na siya dito. No, sa camping po natin, sobrang dami pong sinabi ng Panginoon sa atin na kahit ako pinakikinggan ko yung sarili kong sermon. No, na kahit ako kinakain ko po yung sarili kong mensahe, yung awitan, pinakikinggan ko po yan. Sumasabay po akong mag-worship dyan. Kahit tapos na. No, ay hindi kasi ko mo nakarinig mo minsan, ay okay na, hindi. Ito po'y uulit-ulitin mo. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Eh, bakit mo pakikinggan? Eh, tapos naman na. Kasi po, ang salita ng Diyos ay hindi natatapos. No, langit at lupa, mawawala yan. Pero ang salita ng Diyos ay ni isang tuldok, sabi niya, magugunaw na ang mundo, mawawala na lahat ang nilikha ng Diyos. Pero ni isang tuldok ko yan, hindi lilipas. Kaya yung isa pong mensahe na under ng anointing ng Espiritu ng Diyos ay maganda pong kainin ang kainin. Kumbaga, pakinggan mo ng pakinggan hanggang sa ma-develop yung faith mo doon sa loob. So, okay po. Paalala ko po, i-recap ko ng kaunti. Yung mga external signs ay maging mapagbantay lang po tayo, no? Hindi ko po piniperyodan at hindi ko sinasabing doktrina ito, no? Maging sensitive lang tayo. Kung may dating, ipanalangin mo. Kung di mo totally maintindihan, ipanalangin mo. Katulad ni Pedro, dumating po yung pangitain sa kanya na may bumabang kumot, na madaming mga hayop doon na bawal kainin. Eh, tatlong beses yun eh. Hindi na intindihan ni natapos sa 3 times na siyang kinausap ng Diyos, hindi pa rin niya maintindihan. Nagko-contemplate daw siya, siguro nakaganon siya, no, na nag-iisip. Eh, pwede mong itanong sa Panginoon, Lord, gawin mong malinaw sa akin ito. Basta ang alam ko po, kung ano man ang gamitin ng Diyos na pamamaraan para i-guide tayo, may promise siya na i-guide tayo. Dahil sabi niya, no, basahin ko po rito, sabi niya, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan.
ako ang sa'yo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. No? Eh, kahit na ano pang sabihin o ng iba na ganito, ganyan, basta may pangako ako. May promise siya na tayo po'y sasagutin niya kapag tayo ay nagtanong. No? Sabi niya, huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola na para tumigil, eh, kailangan pang hatakin ng renda. No, no, huwag mo nang hintayin, may mangyari pang masama dahil nagwa-warning na, naggagabay na ang Diyos. Makinig po tayo. No? Ibig sabihin, eh, huwag mo nang hintayin yung grabing-grabing sitwasyon. Kasi bago mangyari, andun na yung guidance. Bago mangyari yung bagay na yun, always ahead of time ang Diyos, advance mag-isip at advance mag-warning at advance magpayo at advance magturo. No? Kaya palala ko po, may right tayong ma-expect ng guidance niya. Bakit? Kasi mga anak tayo ng Diyos. So, marami na po akong nabanggit sa inyo. Panuorin niyo po, ulit-ulitin yung panuorin sa ano po, dito sa YouTube o kaya dito sa Facebook, yung mga pinag-aralan po natin, binanggit sa camp. Yun po, specifically para sa mga taga-Rema. No? Matutulungan po tayo nito. Bandang huli, no? Yung kumbaga mga ending-ending, matutuwa tayo sa sabihin natin, buti na lang itinuro sa akin ang Panginoon to. Sa kanya lahat, mapupunta ang glory. No? Kaya, pakinggan po natin yung paulit-ulit. Makakatulong po sa atin. Lord, tinataas ko sa iyo ang mga nanonood, ang mga nakasubaybay, ang mga kapatiran. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan, gabayan, at gawin mong reality sa amin ito. Ayaw mo, Panginoon, na naghahaka-haka kami, ayaw mo nangangapa kami, ayaw mong naliligaw kami. Mapagmahal kang Diyos. At bilang mga anak mo, kami ay gagabayan. Kinuha mo, Panginoon, ang tungkulin, ang duty na kami ay i-guide. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ay, okay po. Hanggang sa susunod na linggo, itutuloy po natin yung daily Facebook Live natin na review sa nangyari sa camp. Ay, sige po. Bye-bye na. God bless you po.